Napansin niyo ba? Bakit kailangan at maraming mga tao na magbabayad makapunta sa impyerno samantalang free, libre ang kaligtasan ng tao? Sa lahat ng mga taga-subaybay sa atin, dahil ako ang inaatasan ngayon para magtalakay sa mga aral, lalo na yung tinatawag na the almost forgotten ministry of the church, yung ministry o liberation ministry. Pero pasalamat pa rin tayo dahil sa galaw ng Espiritu Santo, unti-unting kumilos at iba't ibang mga dioceses may mga itinuturo na mga appointed exorcists, kahit yung iba wala pa. Pero alam niyo ba na isang babala ng ating mga kapatid na exorcist, lalo na sa mga kaparian, apektado ang solemn exorcism prayer ng mga exorcist sa ating panahon ngayon dahil sa pamumuhay ng mga tao kahit nasa loob ng simbahan. Pakinggan natin si Father Chad Refferger, isang exorcist at professor, ito, doctorate pa din. Professor siya ni Father Jew Maghinay, ang dating station manager namin dito sa Catholic Run Radio Station na nagiging exorcist sa California. Pakinggan natin si Father Chandra Parker. Before 1963, the average time to liberate someone from full possession was 1 to 2 days. Average time. Maybe a week on the outside. After 1963, what used to take 1 to 2 days went to 8 months to 2 years to liberate the average person. Then, it's now, on average, 4 years to liberate somebody. There's two reasons for that. One is because the world is much more evil and the demons are a lot more powerful. The second component is that exorcisms work what they call ex opere operantis ecclesiae. What does that mean? It means how holy the people are in the Catholic Church determines how effective my prayers are when I walk into session. That tells us that there's a fundamental problem with the members of the church. They're not as holy as their counterparts were in the past. So, apektadong-apektado talaga. Kaya nga, tinatawag ito na solemn exorcism o public exorcism. Bakit daw na public exorcism? Dahil ayon sa isang canon lawyer, sa kanilang pag-aaral, tinatawag na public exorcism dahil ito'y panalangin ng simbahan. At apektadong-apektado dahil umano sa pamumuhay ng mga nasa loob ng simbahan. At merong mga iba't ibang palatandaan sa extraordinary and ordinary demonic attacks. Dahil iba-iba ang atake ng demonyo. Si Father Lambert, pakinggan natin, isang exorcist. The ordinary activity of the devil would be how the devil would try to trip us up in our daily lives through temptation. And I always say he has a 4-stage plan of attack. It begins with deception, which leads to division, which leads to diversion, which leads to discouragement. So deception, the devil gets us to buy into a lie. Once we buy into the lie, it leads to division. We find ourselves broken. And then when we're broken, we either try to justify the brokenness or we look for a way apart from God to try to deal with it. And that's diversion. Something takes its place. But because the human person has the innate desire for God, when we do not give God his rightful place in our lives, I think ultimately there's a sense of being hollow on the inside. And that leads to discouragement. Oh, yun ang sabi ni Father na isang exorcist, mga kapatid. No? So,
tandaan natin na huwag daw umanong payagan na sasakay ang mga fallen angels sa ating katawan. Dahil kung sila'y sasakay, sila na ang manatiling driver sa katawan natin. Ano po ba yung mga palatandaan o mga pintuan na nabuksan? Nauna nating tinalakay dito, mga kapatid, yung tinatawag na stop. Ano yung stop? Yung sin, mga kasalanan, seven capital sins, mortal sin, at yung tinatawag na preternatural offering, pag-aalay sa mga elementals, padugo, at ano pa yung mga pampaswerte. Oh. Traumatic experiences, occultism, oh. Yeah. Preternatural offering. So, dagdag pa ni Father Lampert, all magic is inherently evil. Reading your horoscope. Here are two daily practices we all do that allow the devil to enter our lives. Things may seem like they're entertaining, but that doesn't mean that the devil isn't using that in a very subtle way. I even mentioned the practice of knocking on wood. Has anybody ever knocked on wood? Do you know where the practice comes from? It's a druid practice believing that spirits live in the trees. So when you knock on wood, you're asking the spirit that lives in the tree to come to your aid and to grant your request. But I just share that as an example of how things that have to do with the occult can become so mainstream that we don't even think about what they mean or what it is that we're doing. All of these practices are condemned, and there's proof of this in the Bible. We can even read in chapter 18 of the book of Deuteronomy, you must never practice black magic, be a fortune teller, witch, or sorcerer. You must never cast spells, ask ghosts or spirits for help, or consult the dead. Kaya dahil ang ating talakayan ngayon ay kaugnay sa spiritual warfare, inaniyahan ko kayo na mag-prayer for protection muna tayo, mga kapatid. Dahil di gusto ng demonyo na malaman yung mga taktika niya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect our families. Mention nyo sa isipan ang mga miyembro sa pangalan, na mga pangalan ng mga miyembro ng pamilya ninyo. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, sexes, and spells, I declare these curses, sexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I sent you to Jesus to deal with us well. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At meron tayong mga sandata. At ang sandata, kabilang na nito ang mga sacramentals. Ang mga sacramentals, ayon kay Father Sikiya, ay tumutulong ito sa mga sakramento. At tandaan natin, ang lahat ng mga sacramentals ay magiging epektibo sa buhay ng bawat isa sa mga nabinyagan kung meron tayo nitong proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Pakinggan natin si Father Joseph. Okay. So remember, very important yung sacramentals, because not only the sacramentals assist the sacramental, the sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important, kapag ako 10 taon hindi ako nagsisimba, I'm in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil.
Ayun, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niya ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na? Bakit kailangan pa ng exorcism? Yun. Ang bahagi lang sa pahayag ni Father Jose Francisco Siqueira, kaugnay sa mga sacramentals. Pero merong mga hindi talaga nila lubos na unawaan ang sacramentals dahil maraming mga pari na ayaw talagang mag-bless nitong mga sacramentals dahil yung iba naniniwala na kakumpetensya sa anointing of the sick. Kaya kailangan pa talaga itong mapaliwanag mismo, no? Nang mabuti, lalo na sa mga authority sa simbahan. Ngayon, kung tingnan natin ang Hosea chapter 4 verse 6, mga kapatid, my people are destroyed for lack of knowledge. Totoo. Napansin niyo ba na bago lang tayo nagdiwang ng 500 years of Christianity, dahil ang Kristyanismo nakapasok sa ating bansa taong 1521. Kaya nga sa aklat ni Gregorio Zaidi, Philippine Edition, World History by Gregorio Zaidi, page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Pero napansin nyo ba, mga kapatid, tingnan nyo ang palibot, kahit na sa mga kapatid nating nagsisimba. Balikan ko muna yung pahayag ni Father Joseph, ha? Delikado pala, lalo na yung matagal ng walang kumpisal. Dahil na-control mismo yung lower faculties ng mga demonyo, kumakapit. Kahit pinatawad na ang kasalanan, dahil sa tagal na nito na contamination, kumakapit sa katawan. Kaya grabe talaga ang digmaan. So, sa mga nanonood sa atin ngayon, na, lalo na sa mga Katoliko, na matagal ng panahon na walang kumpisal, sana magiging gabay ninyo ito. Pero sabihin nila, bakit kailangan pa kami mangungumpisal? Na direkta sa Diyos na lang, di pa po pwede? Una, pwede naman direkta sa Diyos kung venial na kasalanan na mapatawad kahit lang sa pag-atin at mga mabuting mga ginagawa dahil nandiyan na yan sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 16-17, may kasalanan na pwedeng mapatawad sa pagdasal, ngunit may kasalanan na hindi mapatawad sa pamamagitan ng dasal, at yon ang kasalanan na ikakamatay ng kaluluwa. So, yung makagawa ng kasalanan na magdulot ng kamatayan sa ating kaluluwa, yun, dyan na papasok ang Sacrament of Reconciliation. Yung sakramento ng pangungumpisal. Bakit? Dahil alam natin na sa pagiging pagtanggap natin sa binyag, tayo nagiging kabahagi sa isang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 27, we are one, we are all Christians sa The Living Bible. At ano ang sabi sa banal na kasulatan? Malinaw ang sinabi sa 1 Corinthians chapter
12, verses 12, ituloy sa 16, na ang sakit sa parte ng katawan ay sakit sa buong katawan. Ano pong punto nito? Ibig sabihin, kahit pa tayo'y gumagawa ng kasalanan sa sekreto, dahil tayo'y kabahagi sa simbahan sa pamamagitan ng binyag, apektadong apektado ang simbahan. Napansin niyo ba? Halimbawa, kung ang tao ay makapatay, kahit isa lang ang kanyang napatay, ano po yung kaso niya? Murder. So sa korte, people of the Philippines versus, hindi nyo ba nasubukang itanong, eh bakit people of the Philippines? Isa na lang man yung napatay. Dahil kabahagi tayo sa bansa na ating sinasakyan at nagkasala tayo sa batas sa ating bansa. Ganon din pag magkasala tayo, kahit sikreto, dahil tayo'y kabahagi sa simbahan, apektadong apektado ang katawan ni Kristo. Kaya humihingi tayo ng kasalanan sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang kaparian. Ecclesiastes 5:6, na lalapit kayo sa mga kaparian at ikumpisal ninyo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ngayon, punta tayo sa mga kadalasang pintuan. Bakit marami sa ating mga Katoliko na matagal nang nabinyagan, ngunit para bang di natin naramdaman ang grasya ng Diyos? May hadlang sa grasya ng Diyos. Bakit po? Bakit kaya ganon? Di mo ba? Napansin niyo? Naalala ko yung pahayag ni Bishop Marvin Masida. Sabi niya, wala manong pagkakaiba yung kumain ka ng kindi at kinain mo pati na yung supot ng kindi. Malalasahan mo ba? Hindi. Dahil kinain mo ang supot. Tanggalin mo muna yan. Balutan mo muna yan para maramdaman mo ang lasa. Ano po bang punto nito, mga kapatid? Karamihan kasi sa atin, may mga nakabalot na superstitious beliefs. At ayon pa sa mga exorcist, siguro narinig na ninyo, madalang lang ang mangungumpisal kaugnay sa mga superstitious beliefs. Dahil ang akala nila, hindi yun kasalanan. See? At meron pa silang mga sinasabi, wala namang mawala kung maniwala ka nito. Yun ang delikado. Kaya nga, mandaraya talaga ang Diablo. Siya ang ama ng sinungaling. Yun ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Bakit? Sa gaano man kaliit ang pamanhiin o superstitious beliefs na sinabi ng karamihan mula pa noon na wala namang mawala kung maniniwala tayo, malaki pala. Catechism of the Catholic Church 21:38. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. At dami pa sa mga tabi-tabi kahit sa malapit lang sa simbahan, itong mga occult practices na ito, mga kapatid. Oh. Ito, palm reading, tarot card, mga anting-anting, pampaswerte, mga iba pang mga anting-anting, mga lana galing sa albularyo. Makita mo pa dito, meron pong mga Santo Ninyong pampaswerte. Santo Ninyo de la Suerte. Santo Ninyo Palaboy. So, napansin nyo ba? Ito ba? Mga anting-anting na nakasulat sa katawan sa pamamagitan ng tato.
Maraming ganito. Ito. So, dami ito sa ating panahon ngayon na ang akala nila, kanina lang tinatawagan ako pala na may malapit na namatay at doon sa ospital at meron siyang gustong ipasa. Kaya nagdududa yung mga anak, parang may anting-anting ilong papa nila. May gustong ipasa. So, dami talaga ang mga may anting-anting at mga kilalang occult practitioners sa ating bansa. Ito. Mga may mambabarang, no? Ang tawag diyan ay summoner. May mga manghuhula. May bayugan. Yun, shaman. May Maria Labo. Yun ang vengeful spirit. May mga manggagamot. Mangtatawas. Albularyo. Manggagayuma. Osikan. Ayun, curse. Hexes. Yun ang mga ilan lang sa mga occult practitioners na ang karamihan ayon sa kanila, wala namang mawala kung maniniwala ta nito. Pero malaki pala. Ang opisyal na aral ng simbahan natin, Catechism of the Catholic Church, 21:17. All practices of magic, sorcery, by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The Church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to so-called traditional curses does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. So, malinaw mga kapatid, dahil sa ating kasing aral sa simbahang Katoliko, yung kasakitan ay napaka-epektibo sa buhay ng mga sumasampalataya. Meron tayong tatlong level ng kasakitan. Una, yung tinatawag na purgative suffering. Yung temporal punishment natin sa mga kasalanan na pinatawad na dapat pagdusahan natin sa purgatorio ay pwedeng mabayaran natin sa pamamagitan ng ating kasakitan. Kaya, napaka-importante talaga yung suffering sa buhay ng Kristiyano. Napansin nyo ba yung Anima Christi prayer? May bahagi dyan. Suffer me not to be separated from you. Dahil dalawa lang ang mangyari natin sa mundong ito. To suffer without Christ and to suffer with Christ. Kaya napansin ninyo, matagal na pala na itinuturo ng simbahan na nag-exist almost 2,000 years ago, nagbabala na kahit pa ang purpose ay pagpagamot sa ating katawan, ngunit paglapit sa mga albularyo, ito'y maraing ipinagbabawal sa Catechism of the Catholic Church 21:17.
So dito natin makita, mga mahal na kapatid, na nag-operate talaga in subtle way ang ating spiritual na kalaban. Bakit? Ayaw niya na ma-experience natin yung suffering na maghatid ng kabanalan sa tao at maglinis ng ating temporal na kasalanan. Kaya unti-unting may i-inject siya na occult contamination sa pamamagitan sa paglapit sa mga albularyo at ano pang oring mga espiritista. Pero sa buhay ng Katoliko, unang level, purgative suffering. At kung ialay natin ito na kasakitan, sa kasakitan ni Kristo, balik tayo sa Anima Christi, Soul of Christ, Sanctify Me, Body of Christ, di ba ba? At may bahagi dyan, suffer me not to be separated from you. Kung ialay natin ito na kasakitan, ay maghatid ito sa tinatawag na unitive suffering. At magma-unite natin ang ating kasakitan kay Kristo. Ito'y mapunta sa the highest level of suffering na redemptive suffering na makakonvert lalo na sa mga poor believers, poor sinners. Ito ba ang dagdag sa Catechism of the Catholic Church 2116? All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future. Consulting horoscope, astrology, palm reading, interpretation of omens, and lots. The phenomena of clairvoyance and recourse of the mediums all cancel a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Malinaw yan, mga kapatid. Kaya huwag kayong maniniwala sa sinasabi nila na wala namang mawala dito. Kung maniwala tayo, ang lucky pa lang mawala, nawala sa atin ang Diyos. At ano ang mangyari pag tayo'y makontaminado sa mga occult practices? May kaparusahan yan. Dahil sa Exodus chapter 34 verse 7, ito mabasa natin. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. See? Delikado talaga, ano? Exodus chapter 34 verse 7. Aabot sa third generation. So ano ba yung mga occult practices? Meron tinatawag na sin against faith. Halimbawa yan, yung tinatawag na superstition and idolatry. At ito kadalasan ang makita natin, mga padugo-padugo sa bahay, padugo-padugo sa sasakyan, at ayon pa sa ni Father Daniel Estacio na isang exorcist sa Diocese ng Pasig, padugo is considered a form of consecration to spirits, giving them the right and authority over place. But what spirits have the church blessing instead? So, dapat blessing sa simbahan ang ating tatanggapin at hindi na yung mga seremonyas ng mga okultismo, mga kapatid. Ano pa yung mga kasalanan na napaka-common sa ating panahon ngayon?
maliban pa sa okultismo. Ito mga kapatid, ang tinatawag na sin against morality and the sacraments. Yung fornication, prostitution, live-in partner, adultery, bigamy, polygamy, masturbation, pornography. Grabe. Kumun ito. Pero nagtawag sa akin si Dr. Ditching. Bago lang, Dr. Ditching, na kasama natin sa ministry. At nagbalita sa akin, nagsimba daw siya dahil may isinagawang medical mission diyan sa Bohol, sa diocese ng Talibon, part ng diocese ng Talibon. At habang nagsimba siya, sa hagna pala yun, napakinggan niya sa pari na naghumili diyan sa hagna, Bohol, bago lang, na may mga CFD daw na mas estrikto pa sa Diyos dahil yung mga namumuhay na immoralidad ay pinagbabawalan umano na magkomunyon. At nagsagawa pa ng market preaching para patunayan na mas magaling pa ang ating at maganda pa ang ating relihiyon kaysa ibang relihiyon. Naku naman si Father, kung nanood siya ngayon, nagbago na ba ang aral ng simbahang Katoliko na yung mga immoral na sabi noon pa man sa unang Korinto kapitulo 11 versikulo 27, sino mang tatanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo na hindi kaaya-aya? At nasa Katekisim Catholic Church yan. Common na common ito. Imagine mga kapatid, di ko pangalanan, katolikong paaralan, pero nagre-reklamo ang mga magulang. Bakit? Yung ilang mga anak nila na buntis, di alam kung sino ang ama. Katolikong paaralan yan. Nagtanong ako sa isang guro, sabi ng gurong lalaki, kadalasan sa mga problema umano, yung group 6, kaya di alam sino ang ama. Pare na chaplain sa isang katolikong paaralan sa ibang archdiocese din, nakausap ko. Sabi niya, napaka-common na problema ngayon sa mga estudyante. Sex outside marriage, pornography, masturbation, at ang grabe pa ay abortion. Mga kapatid, kumikilos talaga ang ating kalaban. At dami na ang natatamaan. Kaya, totoo man na marami ang di na naniniwala na we are in the field of spiritual war. Pero kung di tayo maniniwala na nasa digmaan tayo, wala tayong pagkakaiba sa mga sundalo na di naniniwala na may kalaban. At kung muna problema, yung tinatawag pa rin na sin against love, unforgiveness, hatred, revenge, envy, jealousy, greedy, o ito, gossip, chismis. Naalala ko, pinakita ko kanina yung mga lista ng mga okultismo. Di po ba nakita ninyo? May tinatawag na usikan. At meron pa, maliban sa usikan, meron pang bago. Walang ritual to. Yung tinatawag na maritis. Walang ritual yan. So, ngayon, kumo na problema.
gossip, making careless vow of God, at ano ang consequence ng disobedience? Alam niyo ba, may consequence yan. Sa mabasa natin sa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 16-19. You will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and your kneading trough will be cursed. The fruit of your womb will be cursed. And the crops of your land, and the calves of your herds, and the lambs of your flocks. You will be cursed when you come in and cursed when you do go out. Grabe pala ang punishment sa mga kasalanang ito. Kaya nga, sinabi natin kanina na kung nabalo tayo sa iba't ibang mga balot ng superstitious beliefs, mga kapatid, dapat dahan-dahan natin itong balotin din. Tanggalin ang balot para maramdaman natin ang panalangin ng Diyos. Ano pa ang problema na dulot nito? Mga kasakitan. Nasa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 21-22. Infirmity. Isaiah chapter 65, verse 12. At yung infertility, o kumun ito, at itong tinatawag na insanity, kumun din ito. At ayon kay Father Jose Francisco Siqueira, mga kapatid, sabi niya na, napin ko yung payag ni Father Jose. Sandali, ah. Okay. Ah, di ko nakarga ang pahayag niya. So, sabi ni Father Joseph kasi sa kanyang lektura na inanap ko pa. Ito ba? May pahayag siya na kadalasan, lalo na sa problema sa mga nabaliw, ito ay may kaugnayan sa tinatawag na spiritual na digmaan. At tandaan natin, ang taktika kasi ng demonyo ay una, ihikayat kang mag-suicide. Kung di ka madala niya sa pag-suicide, yun. Titirahin niya ang otak para mabaliw, para hindi na agad-agad makabalik sa Diyos. Kaya real na we are in the field of spiritual war. Meron tayong mga kalaban. At itong mga kalaban na ito ay di napapagod. Mas malakas kaysa tao. Di nagpahinga. Di natutulog. Di kumakain. At umaatake kahit ang tao ay tulog. Kaya mga mahal na kapatid, kung ang ating buhay ay wala talaga sa grasya ng Diyos, yung sinabi ni Father Joseph kanina, delikado, nasa kamay tayo ng demonyo. Kung gaano na katagal na wala kang kumpisal, anong sabi ni Father Joseph? Okay. So remember, very important yung sacramentals, because not only the sacraments, the sacramentals assist the sacramental, the sacramentals
assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important, kapag ako, 10 taon, hindi ako nagsisimba, I am in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil. Ayun, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles, because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niya ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na, bakit kailangan pa ng exorcism? Yan. May kaso kami sa office noon na isang dalaga na pusis. Positive talaga. So, sa diagnostic interview, na lama namin, wala palang binyag, walang kumpil. Kaya, recommendation ko na dapat mabinyagan siya at makatanggap ng kumpil. So, salamat sa Diyos na binyagan talaga at tumanggap ng kumpil. Pero alam niyo, kahit nabinyagan na at tumanggap ng kumpil pagdala sa office, pusis pa rin. Kaya nagtanong ako sa matagal ng exorcist, bakit ganun, Father? Tapos na siyang tumanggap ng binyag. Tapos na siya nakumpilan. Pusis pa rin. Dahil sabi ng exorcist, ang epekto sa binyag at kumpil ay nasa kaluluwa ng tao. Ngunit ang demonyo kumakapit sa katawan ng tao. Imagine mga kapatid, magiging challenge sana natin ito. Ang sabi ni Father Chad Refferger na noong taong 1963, isang araw, dalawang araw, mapaalis na ang demonyo. Pagkatapos sa ating panahon, ilang taon ang kailangan dahil apiktadong apiktado sa buhay ng mga sumasampalataya kahit sa loob ng simbahang Katoliko. Balik natin siya. Before 1963, the average time to liberate someone from full possession was 1 to 2 days. Average time. Maybe a week on the outside. After 1963, what used to take 1 to 2 days went to 8 months to 2 years to liberate the average person. Then, it's now, on average, 4 years to liberate somebody. There's two reasons for that. One is because the world is much more evil and the demons are a lot more powerful. The second component is that exorcisms work what they call ex opere operantis ecclesiae. What does that mean? It means how holy the people are in the Catholic Church determines how effective my prayers are when I walk into session. That tells us that there's a fundamental problem with the members of the church. They're not as holy as their counterparts were in the past. Dahil ang exorcism ay prayer. So remember, before 1963, the average time to liberate someone from full possession was 1 to 2 days. Average time. Maybe a week average on the... Average time yan. Dahil ang exorcism ay prayer ng simbahan, the mystical body of Christ. Kaya apiktado-apiktado sa mga parte ng katawan ni Kristo. Ito'y malaking challenge natin, mga kapatid. Dahil kahit magbigay kami ng seminar sa iba't ibang parokya, mga lay ministers, ipaabot ko dito, mga lay ministers, yung iba, kahit tinatalakay natin na yung sigarilyo ay bawal, makasira sa katawan. Ang sakit tingnan pagkatapos ng lecture, may mga ilan pa rin
sa tabi-tabi ng nigarelyo. So, nasa digmaan talaga tayo. At tandaan natin ito, mga mahal na kapatid. Ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo, walang bayad. Pray ito. Ang kumpisal, walang bayad. Pray yan. Maninigarilyo tayo, may bayad. Dahil kailangan ka bibili ng sigarilyo. Di ba ba? Sa mga lasinggero, eh natural, bibili ka ng bino. Kaya magiging addict sa bino. May bayad. Nakausap ko noong linggo ang isang high-ranking official ng PNP at sabi niya, bumalik ang sigla sa drugs sa iba't ibang bahagi umano. Bumalik ngayon ang pagbinta ng mga droga. At meron umanong mga surrenderers noon na bumalik din sa paggamit sa droga. Ang droga may bayad. Di ba? Mambabae may bayad. Anong punto dito? Mga mahal na kapatid, napansin niyo ba? Napansin niyo ba? Bakit kailangan at maraming mga tao na magbabayad makapunta sa impyerno samantalang free, libre ang kaligtasan ng tao? Maraming salamat po.